tiktik sa Valenzuela. Naniniwala ba kayo sa aswang o tiktik? Ako, noon, never. Siguro nga, hindi ka maniniwala sa isang bagay hanggat di ito nakikita ng dalawa mong mata. Way back 1997, nung nagbubuntis mama ko, tiniktik daw yung kapatid ko. Siya lang ang tiniktik sa aming apat. 1993, nang lumipat si mama dito. Pero si papa, since birth, taga Valenzuela na siya. Year 2007 or 2008, basta, nakalimutan ko na kung anong year. Yung tita ng pinsan ko, doon muna tumira sa amin habang nagbubuntis siya ng 7 months hanggang sa mga anak siya. I was in my elementary days nung una akong makarinig sa sinasabing tunog ng tiktik. By the way, si Ate Sita, not her real name, yung buntis sa first floor room siya nagstay. Underground tawag namin doon. Kasi may hagdan pababa mula sa first floor. Mga unang linggo niya, okay naman daw, pero yung mga sumunod na linggo, ang weird na. One time, may nakita siyang malaking itim na aso sa labas ng gate namin. Hindi lang siya ang nakakita nun, pati yung kapitbahay namin. Kami naman pala, sa second floor natutulog. Gabi-gabi kaming binubulabog ng mga yabag ng paa sa bubong namin. Minsan, parang may kung anong tumalon sa bubong. At yung pinakamalala, mga 15 to 13 minutes na nag-iingay sa bubong na parang nagre-wrestling sa lakas ng mga kalabog. Sabi ng lola ko, siguro kaya ganun kaingay dahil nahihirapan hanapin yung amoy ni Ate Sita since nasa underground siya. Sinabihan niya kami na maglagay ng mga bawang at asin sa bintana. Pinahiran niya rin yung tiyan ng bawang. Yun, unti-unting nawala at nakapanganak naman ng maayos sa bahay. So eto na nga, most unforgettable experience. Year 2009, nang magbuntis ate ko at July 2010 naman siya ng anak. Nung panahon na nagbubuntis siya, sa una niyang anak, iisang kwarto lang kami natutulog sa second floor. At yung kasambahay namin sa underground. Hindi ko makakalimutan ang pagbubuntis niya noon kasi dahil doon, nakita ko na rin sa wakas ang famous na aswang o tiktik. So eto nga, mga bare months nun, may mga gabi na may kumakalabog sa bubong namin. Naglagay na kami noon ng mga bawang, asin sa bintana dahil sa takot na matiktik ate ko pero hindi pa din natigil. Eto na talaga, isang gabi, late na ako natulog kasi nag-PSP ako. Around 1 AM na noon, nang may biglang kumalabog ng napakalakas sa bubong. Sa isip ko, ayan na naman siya. So nagtalukbong na lang ako para makatulog na ako. Nung pwesto pala ng higaan ko ay nasa harap ng maliit na bintanang sliding window, tinted. Wala yung kurtina, so kitak-kita ko yung liwanag ng buwan. At sa bintana na yun, katapat naman ang bubong ng kapitbahay namin. Medyo manipis na puting kumot lang gamit ko at that time. Nang magtalukbong ako, so aninag ko pa yung liwanag. Nagtaka ako nang biglang dumilim. Unti-unti kong binaba yung kumot ko hanggang sa makita ko yung humaharang sa liwanag ng buwan. Nangilabot ako sa nakita ko. May kung anong hugis tao na maraming tusok-tusok ang nakatayo sa bubong ng kapitbahay namin. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko kaya pumikit ako ng ilang beses pero andun pa rin siya. Shit, anong gagawin ko sabi ko sa isip ko. Nagtalukbong na lang ulit ako at nagdasal. Tapos maya maya naaninag ko na ulit yung liwanag. Wala na yung kakaibang nilalang na yun. Nagdasal ulit ako hanggang makatulog. Kinaumagahan naman, pagkadilat ng mata ko may sa tapat ulit ng bintana. Kakaiba siya. Kulay brown na kasing laki ng pusa. May tuka na singhaba ng lapis. Nakatitig siya sa akin. Parang estatwa na hindi talaga gumagalaw. Bumaba na ako noon at agad ikinuwento ko sa mga kapatid ko. Tinanong nila, anong itsura noon? Tapos ginugel ko yung image katulad ng nakita ko. Dahil sa kakaibang experience na yun, nag-research ako kaagad about sa kanila. Nung hapon na nagkwekwentuhan sa labas kami at mga kapitbahay, hindi ko pa ino-open sa kanila yung nakita ko eh.
Nagsabi na sila na ang ingin nga daw kagabi sa bubong nila. Doon sinabi ko sa kanila yung na-experience ko at sinabihan kami na magdagdag pa daw ng maraming bawang at maglagay ng gunting ang ate ko sa tabi niya hanggang sa mawala na yung ingay. Thank God, nakapanganak naman yung ate ko ng maayos. Nagbuntis uli ate ko year 2012 pero this time masanda na kami. Although may nagtiktik pa rin pero hindi na siya ganun ka-wild. Parang 3 beses na lang ng bulabo. Sa mga taga-Valenzuela dyan, may na-experience na din ba kayo? Yun lang, pasensya na po. Mahaba.